Kabanata 11, Sagot sa Panalangin. Saknong 318 hanggang 336. Talasalitaan. Dumulog, lumapit. Tampalasan, sukab o taksil. Hinagod, hinaplos. Nalamog, nabugbog. Nagnanangis, umiiyak. Niyapos, niyakap. Nautas, namatay. Tangkilikin, suportahan o tulungan. Lunong-luno na ang katawan ni Don Juan nang iniwan ng dalawang tampalasan. Masakit ang sugat na tinamo at higit sa lahat, durog ang puso sa sama ng loob sa paglilo ng sariling kadugo. Habang dinaramdam ni Don Juan ang masamang kapalaran, ay dumulog ang isang matanda. Nilapitan niya ang prinsipe, hinawakan at tiningnan ang kalagayan. Dahan-dahan niyang inihiga ng mahusay, hinagod ang nalamog na katawan at ginamot ang mga sugat na bunga ng pambubugbog ng mga kapatid. Habang ginagawa ito, ay sinabi ng matanda kay Don Juan na pagtisa ng prinsipe ang kanyang kalagayan dahil pagkatapos nito ay makamtan niya ang kaginhawaan. Pagkasabi nito ng matanda, ay gumaling ang binata at nibakas ng kanyang sugat ay di na makikita. Labis na humanga si Don Juan sa matanda at sinabing tila Diyos ito dahil sa himalang ginawa nito sa kanya. Niyapos niya ito ng mahigpit at nagnanangis na winikay, utang niya ang buhay rito at hindi nautas. Tinanong ni Don Juan kung ano ang kanyang pwedeng iganti sa pagtulong nito sa kanya. Ang tugon sa kanya ng matanda, kawang gaway hindi gayon, kundi iyay isang layon, ang damayay walang gugol. Huwag nating tutularan ang ugaling di mainam, na kaya lamang dumaramay ay nang upang madamayan. Lalong banal na tungkulin, nasa dusay tangkilikin. Sa mundo ang buhay nate parang nagdaraang hangin. Pagkasabi nito ay sinabi niya kay Don Juan na magmadaling bumalik na sa Verbania upang maabutan pa ang kanyang amang walang ibang pangarap kundi ang pagbabalik niya. Nagkamay ang dalawa at naghiwalay. Si Don Juan ay pabalik sa Verbania, ang matanda naman ay sa kabundukan.